Kaya naman pala kinuha mga idol na ito ng Los Angeles Lakers si Darvin Ham, pati na rin itong si Rasheed Wallace, ay hindi nga lamang parang kay Westbrook, pati na rin kay Anthony Davis. Ayon nga mga idol sa ilang reporter, pati na rin ng mga NBA fans, kaya nga daw i-utilize or gamitin ng maayos ni Darvin Ham itong si Anthony Davis matapos daw ng kanyang experience na pagko-coach kay Giannis Antetokounmpo. Maari niya nga daw gamitin mga idol dito sa Lakers kay AD yung mga ginamit nila kay Giannis Antetokounmpo at sa team ng Milwaukee Bucks para maging mas effective itong si Anthony Davis next season. At kaya rin naman daw kinuha mga idol itong si Rasheed Wallace na dating tough player sa NBA ay parang i-toughen up nga daw para nga daw patigasin itong si Anthony Davis. Dahil nga minsan mga idol, may mga pagkakataon na itong si AD ay parang nang lalambot sa court. Parang ayaw niya nga sa contact mga idol, kaya tumitira siya ng mga jump shots. At ito nga daw si Rasheed Wallace ay magiging malaking tulong dito kay Anthony Davis. At kung maging successful nga ang dalawang coach na ito mga idol, ay siguradong malaking tulong din ito sa team ng Los Angeles Lakers. Maraming nagsasabi kasama na si LeBron, Naki, or Susie nga daw itong si Anthony Davis para sa championship ng Los Angeles Lakers. Pero sa tingin ko mga idol, ang dapat na maging top priority, ang number 1 nila mga idol ay ang kalusugan ni AD. Kahit nga malakas siya mga idol, kung may injury rin naman siya, ay wala nga rin mangyayari, masasayang lang. Hindi naman natin sinasabing masama yung kanilang balak gawin. Pero dapat talaga mga idol, maging number 1 nga nila yung kalusugan ni Anthony Davis. Maging healthy nga siya all throughout the season, lalo na pag pumasok nga sila sa playoffs at maghabol ng championship. Ano bang masasabi nyo dito mga idol? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating next balita naman ay pag-uusapan nga natin ang sinabi na ito ni CJ McCollum ngayong araw sa kanyang guesting sa ESPN. Sinabi niya nga mga idol na ito nga daw si Kevin Durant nung naglalaro siya para sa team ng Warriors ang the best player. Wala nga daw debate doon. Alam nga daw ng lahat na si Kevin Durant yon. Alam din daw na ito ni Stephen Curry yon. At pati na nga rin daw si Draymond. Deep down, alam niya na si Kevin Durant ang Warriors best player noong taong 2017 to 2019. At ito namang mga NBA fans mga idol ay sumang-ayon nga dito kay McCollum. At ang naging patunay nga nila mga idol, ang naging kanilang ebidensya ay yung dalawang finals MVP na ito ni KD. Pero anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa topic na ito? Si Kevin Durant nga ba talaga mga idol ang best player ng Golden State noong nandun siya o itong si Stephen Curry? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating panghuling balita naman mga idol, itong si Jason Tatum ay nakatanggap nga ng napakataas na papuri mula kay Tracy McGrady. Sabi niya ay may kakayanan nga daw itong si Jason Tatum na maging kagaya ni Kevin Durant, yung status niya bilang basketball player na maging isa sa mga greatest players ever. Iyan nga daw mga idol ang potensyala na ito ni Jason Tatum. At ngayon nga daw sa kanyang batang karera pa sa NBA ay nakikita na natin ang kanyang tunay na potensyal. Sabi pa nga ni Mang Grady na kaya nga rin daw neto ni Jason Tatum na makapag-deliver ng multiple championship sa team ng Boston Celtics, pati na nga rin daw manalo ng mga MVP awards. Yan nga mga idol ang nakikita ni Tracy McGrady kay Jason Tatum, isang future NBA all-time great. Pero anyways nga mga idol, kung kayo ang tatanungin, sumasang-ayon ba kayo sa mga naging pahayag ni Tracy McGrady? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At yan nga lamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!